Ang panganganak ay maaaring magyari kahit kailan, kahit saan. Napatunay niya ng isang kasong itinampok namin dito sa Rescue kung saan isang ginang ang napaanak sa loob ng isang tricycle. Maging handa kung ano inyong gagawin sakaling mangyari ito sa inyo. At maging alerto kung kayo po ay makakita ng isang nanganganak na naiipit sa peligro. Labas na! Halika dito! May dumating na pasyente. And then, nagsisigaw siya na may manganganak na daw yung misis niya. So, tumakbo kami sa labas. Tapos nakita namin na yung pasyente ay manganganak na talaga. Kasi first time kung maisa kayong ganun na manganganak na. Unang-una, nervyos. Pangalawa, paano ako makakapunta dun sa paanakan ng mas mabilis gamit-gamit ng motor ko. Sige, dyan na lang. Relax, relax, relax. Ate, panda instrument! Kung hindi naagapan nyo, may possibility na si baby ay mamatay dahil masupukit siya doon, lalo na cord well yung bata. So, maubos na siya ng oxygen pag hindi agad nakat yung cord. Maging sa nanay naman, may possibility na pwede siyang duguin doon at hindi agad siya nabigyan ng karampatang gamot na ibibigay sa kanya. Anong kaso ng panganak, lalo na pag hindi inaasahan, nanganak sa LRT o saan mang lugar, public place, napakadelikado talaga siya. Lalo na pag hindi agad na tulungan, may possibility na mahulog yung bata. Delikado din yung para sa isang manganak dahil hindi comfortable siya sa lugar na naanakan niya. Mahirap yung para din sa baby. Baka mamaya magkaroon ng fracture yung bata paglabas. So, kailangan maagapan yung matulungan ng mga tao na may alam tungkol sa pagpapaanak. Lagay po natin siya sa pinaka-safe na lugar. Tapos taga po natin siya. Tapos yung mga nakapaligid, dapat po talaga makisama na huwag silang maging makisusok. Once po na nakahiga na, i-face po natin yung mother into dorsal lithotomy position. Yung pong nakahiga po siya and then nakaflex po yung dalawang tuhod niya, importante rin po tanungin natin kung primary grabe daw yung nanay, ibig sabihin po kung nanganganay, or multipara kung pangalawa na niya o pangatlo. Kasi po tendency po no, pag primary, ibig sabihin po no, medyo matagal-tagal pa kasi yan, no? So pwede pa natin siya i-transfer sa nearest hospital. Pero kung multipara po kasi, ibig sabihin po nun, anytime, madali na po mga anak niya. May crowning na, ibig sabihin po, anytime talaga pwede na lumabas po yung baby. Standby lang po, tapos advise mo yung mother to relax, deep breathing, mga ganun po, mga technique po, emotional support lang po. Tulungan po natin siyang ibaba yung ano yan, yung kanyang, yung bigyan po siya ng pwersa. Once yung baby ko ay na-out na po siya, single swab, wala po yung bunganga. Siyempre, stimulate po natin yung finger, ano, yung airway po. Importante po yung sa baby. Mapacilitate po natin siya yung breathing niya. Tapos, tanggalin po yung mga mucus na pwede nakabara po sa kanyang paghinga. And then po, punasan po yung baby, linisan. Kung merong ready po na mga anything na material na pwede pamunas po sa kanya. So, ayan po. Buka po tayo ng pwede pambalot. Malinis na po siya, di ba? So, buka na po tayo ng pambalot sa bata. Siyempre, to make the baby, keep the baby warm po. Tapos tinala rin po natin yung status po ng mother. Pag nandiyan na po yung tulong na inaantay natin, pwede na po natin siya i-transfer po siya sa nearest hospital po.